Makakaasa ng muli ang mahihirap na bayan sa Pilipinas sa magkaroon ng eskwelahan sa patuloy na suporta ng mga samahang Pinoy. Kasama rito ang Filipino Badminton Club in Kuwait na taon-taon kumakalap ng pondo para sa Adopt a Hometown School Project ng ABS-CBN Foundation. Yan ang Balitang Middle East ni Katrina Perea. Mahigit 160 na manlalaro ang nagrambulan sa doubles tournament ng Malaya Cup na inorganisa ng Filipino Badminton Club in Kuwait sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Nahati ang mga manlalaro sa limang grupo: ang Badminton, Tropang Gising, The Shuttlers, Al Salam Thunders 1 at Al Salam Thunders 2. Sumabak sila sa 7 categories: ang Higher A na kinabibilangan ng professional players, Lower B para sa semi-professional players, Higher B para sa advanced players, Mixed B para sa semi-advanced players, Higher C para sa intermediate players, at Lower C para sa mga manlalaro na nag-champion sa Level D o ang beginners category. 42 sa mga lumahok ang nagwagi. 14 dito ang kampiyon, 14 ang first runner-up, at 14 ang second runner-up. Inuwi ng grupong badminton ng tropeyo para sa group championships na inulunsad sa kauna-unahang pagkakataon sa tournament. Isa ang Malaya Cup sa mga palarong regular na idinadaos ng PhilBAC mula nang itatag ito noong 2005 para sa mga Pinoy badminton aficionados dito sa Kuwait. And sumali kami dito sa PhilBAC para mabuo namin ang camaraderie at sportsmanship ng mga Pilipino dito sa Kuwait. Since magulo nga ang kalagayan natin dito, isang pamamaraan ng pag-i-enjoy ng mga Pilipino dito kung pagsama namin sa badminton dito sa PhilBAC. Ang perang nalikom ng PhilBAC sa Malaya Cup ay ipapadala ng grupo sa Adopt a Hometown School Project ng ABS-CBN Foundation. Nagpapasalamat din po kami sa mga, hindi lang po sa mga Pilipino, pero sa other nationalities. We have the Indians, we have the Bangladesh, Sri Lankans, and other nationalities. Nagbabalita sa Middle East, Katrina Perea, Kuwait.